Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At yung pag-uusapan natin ng balitang, pinagmulta ng NBA ng milyones ang Brooklyn Nets at ang balitang nakagawa ng history si Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na ng Los Angeles Lakers ang trade sa pagitan ni Russell Westbrook at Miles Turner. Dahil nga po sa magandang ipinapakita ng Brooklyn Nets sa kanilang mga nakalipas na laro, ay umangat na nga po ang kanilang team sa pang-apat na pwesto sa standings ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang hawak na record ng 17 wins at 12 losses. Bukod rin nga po dyan, ay 8 beses rin naman nga po silang nanalo sa kanilang huling 10 laro na isang magandang senyalis na wala na nga po silang hinaharap na problema at drama sa loob ng kanilang organisasyon. Ngunit sa kasamang palad mga katrops, mukhang magkakaroon na naman nga po sila ngayon ng kaunting problema matapos ibalita ngayong araw na pinatawan nga daw po sila ng NBA ng $25,000 umayigit sa 1.39 million pesos matapos nga po nilang malabag ang rules ng liga pagdating sa pagre-report ng injury ng kanilang mga manlalaro. At nagawa nga po nila ito nang hindi nga po nila paglaruin ng halos 8 sa kanilang mga manlalaro sa kanilang pagkapanalo noong nakarang araw kontra sa Indiana Pacers na kinabibilangan na Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Joe Harris, Royce O'Neal, Nicholas Claxton, Seth Curry at si TJ Warren. Bali pinagbabawal nga po ng NBA ang mga teams na sabay-sabay hindi paglaruin ng kanilang mga superstars sa kanilang mga games na ipapalabas sa national television. At sa parte nga po ng Nets, hindi nga po nila doon pinaglaro ang kanilang Big 3 kaya wala nga po silang choice kundi bayaran na lamang ang ipinataw sa kanilang multa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita na nakagawa ng history si Jordan Clarkson sa kanyang karir sa NBA. Bali gamit nga po mga katrops, ang naitalang 39 points, 8 rebounds at 15 out of 26 shooting ni Jordan Clarkson ay nabuhat nga po niya sa overtime ang kanyang kupunan ng Utah Jazz sa kanilang game kontra sa New Orleans Pelicans. At bukod rin nga po dyan, ay meron rin naman nga po siyang special na nagawa dito matapos siya magtala ng kanyang career high na 17 points sa loob lamang ng first quarter ng kanilang laro kaya sobrang nga pong natuwa sa kanya ang kanilang mga fans at ang kanyang mga teammates. Sa katunayan, pagkatapos pa nga po ng kanilang game kontra sa Pelicans ay nagkaroon pa nga po sila ng water party para palamigin ang nagiinit ng mga kamay ng isang Jordan Clarkson. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang tinapos na ng Los Angeles Lakers ang trade sa pagitan ni Russell Westbrook at Miles Turner. Alam kong marami na nga po dyan mga fans ng Lakers ang nag-aabang na nakunin ng Lakers si Miles Turner at Buddy Hield mula sa Indiana Pacers ngayong season. Ngunit base nga po sa nalabas na balita ngayong araw, mukhang hindi na naman nga po ito matutuloy pa. Gayong mismong owner na nga po ng Lakers na si Jenny Buss ang nagsabi na ayaw nga po niyang i-trade si Westbrook papunta sa Pacers kahit man makukuha nila dito si Buddy Hield at Miles Turner. Gumaganda na naman nga daw po ang laro ngayon ng Westbrook sa Lakers bilang kanilang sixth man kaya wala nga po silang rason para i-trade ito ngayong season. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, dahil nga po malaki ang kontrata ni Buddy Hield at Miles Turner ay kinakailangan nga po talaga ng Lakers ng sakripisyo si Westbrook para makuha ang dalawang ito mula sa Indiana Pacers. At ngayong ayaw na nga po nalang bitawan si Russell Westbrook ay wala na naman nga po silang chance o pag-asa na makuha ang mga ito ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.